Isang magandang pagbati ho sa lahat ng Pasigueño. Pinag-iisip ako mabuti kung ako ba isasagot o papatol sa mga paratang ni Mayor Vico tungkol sa akin. Kaya ako magsasalita ngayon ay para proteksyonan ang pangalang Caruncho na pilit mong dinudumihan. Noong nakarang flag ceremony, nasadya mong ginamit na lugar upang mangampanya. Sa pagkakasabi mo na itinext mo ko at nag-confirm sa pagdalo, ito ang telepono ko. Wala pong message o tawag si Mayor Vico Soto. Okay lang, itong parte na to kaya kong panapasin. Kung ito lang ang sinabi mo, pwedeng hindi na ako sumagot. Pero para sadyain mong palabasin na ako ay nasa air-conditioned room lang at hindi nagtatrabaho, kailangan kong ipalala sa'yo ang ambag ko at ng aking pamilya sa Pasig. Tumakbo akong Vice Mayor noong 2019, ano post, walang lumaban. Yan ay dahil sa maayos na serbisyo ko sa Pasigueño. Swerte ka, Mayor Vico. Sumikat ka ngayon panahon ng social media. Hindi mo naranasan noong panahon na sinusukat ang eleksyon sa husay na paglilingkod, sa kalye na susukat ang tunay na serbisyo, ang tunay na pagmamalasakit. Nakakalungkot. Ngayon, pilit na ginagamit ang internet matabunan lahat ng pagkakamali at kakulangan sa serbisyo. Tama ang sinabi mo. Okay lang mamuna. Tama naman po yun. Pero kung ito ay may pupunahin o paninira lamang. Mayor Vico, parang palabas sa TV. Alam mo ang formula para mapansin, sumikat at pag-usapan. 30 taon na nagsilbi ang aking lolo na si dating Mayor Caruncho dito sa Pasig. Mula sa mga lupang ipinagkaloob sa ating mga kababayan, pabahay, public market, city hall, eskwelahan, health centers, kalsada, tulay, sa mga lolo at lola, mga anak ninyo at apo. Kayo po ang makapagpatunay kung gaano inalagaan, minahal, at pinagsilbihan at patuloy na pinagsisilbihan ang Pasig ng aking pamilya. Ang opisyal na trabaho ng Vice Mayor ay legislative. Batas. Lahat po ng batas at budget na ikagagaan ng pamumuhay ninyo ngayon. Sa pamumuno ko, kasama ng buong City Council, ay amin na pong naipasa ang 2022 budget na inyong papakinabangan at makakatulong sa inyo ay tapos na at naipasa na. Isa pang malaking kontribusyon ng sanggunian panglungsod ay maglaan ng budget para sa ayuda nitong pandemic. At noon ngang kasagsagan nito, ang 3,000 budget para sa atin po mga toda ay minabuti po namin gawing 4,000 pesos. Pero imbis na ikatawa mo ito, pinatawag mo kami sa 8th floor para pagalitan. Mayor, tama ka bilang tayo ay nakahalal pa. Pag-usapan natin ang mga problemang dinudulog sa akin ng mga tao pag ako ay umiikot. Problema sa basura, lubak-lubak na daan, sistema ng pagbibigay ng benepisyo sa ating mga minamahal na lolo at lola. Sa isa sa mga pag-iikot ko, may isang kabataang lumapit sa akin at ipinakita ang lumabas na article sa Facebook tungkol sa pagbili mo ng drone. Mayor, tinikom ko ang bibig ko sa batang nagtanong dahil hindi professional na ako ang sasagot para sa iyo. Isa pang malaking katanungan ng mga kababayan natin dito sa Pasig ay bakit hindi tiga dito ang namumuno sa iba't ibang departamento ng munisipyo. Nakakalungkot isipin na sinakop na tayo. Wala ka bang bilib sa kakayahan ng Pasigueño? Ano ang meron sa mga nakupo ngayon na taga Quezon City at San Juan na wala sa mga taong pinamumunuan mo? Madaming gustong pagsilbihan ng Pasig na mismong tiga dito. Pero paano? Sana masagot mo din ang tanong na ito sa susunod na flag ceremony. Parang pelikula. Ako, kasama ang buong City Council, ang direktor at cameraman, hindi mabubuo ang isang pelikula nang wala kami. Kung saan naman ang aktor ay siyang umaarte lamang para mabigyan buhay ang kwento. Pero sila ang sumisikat, pinapalakpakan. Nakakalungkot ang Pasig, naging isang pelikula na lamang, puro palabas. Muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang panalangin ko po ay kasama po ninyo ang inyong pong mga mahal sa buhay sa inyong pong mga tahanan. Salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga staff ng ating sanggunian panlungsod, mula sa secretariat hanggang sa staff ni office ni Vice Mayor Iyo, sa ating mga konsehal, mga konsil,
Magandang umaga. Salamat po sa pag-host ng ating flag ceremony ngayong umaga. Kala ko pa naman, magkikita na kami ni Vice. Kala ko nag-confirm po siya. Pero anyway, alam nyo, sa totoo, sa civil service rules, hindi naman required ng mga elected officials na pumasok sa flag ceremony. Kaya wala naman problema yun. Ayun nga lang, tinetext ko si Vice, hindi naman sumasagot sa akin. Eh, minsan, meron tayong mga kailangang pag-usapan. Siyempre, pareho pa rin kaming nakaupo. Kahit sabihin mo, hindi kami magkasama sa politika, wala naman pong problema sana yun. Alam niyo, ang politika, mabilis lang naman yan matapos eh. Pagkatapos ng eleksyon, makikita po ninyo, yung mga maiingay ngayon, tatahimik din po yan ulit. Ano man ang maging resulta ng halalan, ganun naman po, every 3 years ang nangyayari. Pero, sana, bago tayo mag-usap tungkol sa politika, bago tayo mamulitika, ito lang po, pasensyahan niyo na po, kailangan ko lang din po sabihin. Eh, kung nakakausap ko sana si Vice Leo, at kung sumasagot ka sana sa mga tawag at text ko, di sana hindi ko kailangan sabihin in public. Pero wala na rin po akong choice kasi hindi naman nga po sumasagot sa akin. Sana bago nating pag-usapan ng politika, bago tayo mamulitika, magtrabaho muna tayo, tuloy-tuloy po sana tayo sa trabaho natin. Gaya po ng pag-flag ceremony na kayo po host ngayon, hindi natin pinalitan na yan. Tuloy-tuloy lang po tayo. Ika nga, as close to regular programming, kahit nasa gitna po tayo ng COVID-19, pipilitin natin na regular programming tayo. Alam nyo yung pagpuna o pagkomento, pagbigay ng suggestion sa ating pamahalaan, tinatanggap po lahat yan. Hindi po masamang mamuna. Hindi po masama ang magbigay puna. Hindi po masama ang magreklamo dahil bilang mga mamamayan, karapatan po natin yan. Nakita naman po natin na ngayon sa ating administrasyon, transparent tayo, lahat nakabuklat, pinapakita po natin, inilalahat natin, maganda man o masama, magandang balita man, gaya nung edit na edit kanina, o hindi magandang balita, bad news man o good news, lahat po yan nakabuklat. Alam naman po natin, siguro 3 years ago, dati, takot po lahat magsalita. Kahit mag-post sa Facebook, isang pawanip ng pamahalaan, papatawag ka agad yan, papagalitan ka agad yan. Kayo po, matatagal na kayo dito. Alam po niyo yan. Di Vice Mayor Rio, hindi naman nagsalita yan ng ilan years. 6 years na Vice Mayor, hindi nagsalita kahit isang maganda yan. Ngayon po, inasabi ko ulit, walang masama na mamuna. Pero pagdating sa mga formal na proseso bilang mga halal ng bayan, kailangan magtrabaho muna tayo. Anong karapatan natin mamuna kung yung formal na tungkulin natin ay hindi natin nagagampanan? Yan po sana isipin natin bago ang lahat. Alam nyo, kailangan bago tayo mamuna, magambag muna tayo sa mga formal na proseso. Halimbawa na lang po, ang isang Vice Mayor, member po yan ng City Development Council. Nag-attend po ba si Vice Lund? Member po siya ng City Development Council, Execom. Member po siya ng Peace and Order Council. Executive Legislative Agenda, nasa sanggunian panlungsong session hall mismo ginanap. Wala rin po siya. Nung budget deliberations natin para sa 2022 Appropriations Ordinance, siguro mga 3-4 na beses ko po siyang tinex. Ipe-present po sa kanya. Bilang respeto at courtesy ko sa kanya, ipipresent ko sa kanya, ako na mismo magpipresent sa kanya ng budget para alam niya rin at kung may ibupo na siya, mas maganda na alam niya muna kung ano yung pinag-uusapan. Kaya ano pong mangyari? Halimbawa po sa reklamo sa basura, wala pong problema kasi may problema naman talaga sa basura. Pero bakit noong 2018, nung nagka-problema rin naman sa basura, para bang lahat nakatikom ang bibig? Yan po ang sinasabi natin. Ngayon naamin natin, pinapakita natin ng contractor sa basura, mayroon more than 2 million pesos na penalties na babayaran. Bukas po lahat, nakabuklat po lahat, inilalahad po natin. Ngayon po, babalik po tayo dun sa sinasabi ko. Nung nakaraan, nagkaroon pa ng isang compilation si Vice Mayor ng ating ni si Vice EO ng mga problema sa DSWD second branch. Inuulit ko po, walang problema sa pagpuna kasi totoo naman na may problema sa DSWD second tranche. Pero sana bago mag-post ng compilation video, inalam muna kung ano yung totoong problema. Sana inalam muna kung ano yung nangyayari. Papakita naman sa kanya kasi yun ay respeto natin yan bilang may posisyon, bilang halal ng bayan.
Kung nag-request siya ng meeting sana, kasama ang DSWD hanggang regional, welcome na welcome po siya sumali. Sa totoo, ini-invite pa nga namin siya. Hindi naman dumarating. Sana alamin muna natin kung ano yung totoong nangyayari. Alamin natin kung ano ba talaga ako mismo, no? The second tranche, DSWD. Ako bilang pagrespeto ko na lang sa national, na nakita ko naman kasi hindi perfecto, pero nagtatrabaho naman, kaya tahimik ako tungkol sa issue na yun. Pero kung gusto talaga natin magsalita, inuulit ko, walang problema. Pero alamin muna natin, at makilahok tayo dun sa formal na proseso. Kasi may pagkakataon naman tayo. Kung hindi sana nakaupo, walang problema. Kahit anong pwedeng sabihin. Pero may posisyon eh, nakaupo. Engage muna sa formal na proseso. Tapos kung may mali talaga, do, sabihin na kung anong kailangan sabihin. Binubuklat nga natin lahat, inilalahad natin ng lahat sa taong bayan. Kasama yan sa trabaho natin. Yung pagpuna, walang problema. Kasama yan sa trabaho natin. Pero engage muna natin at gawin muna natin yung trabaho natin. Sumali muna tayo sa mga formal na mekanismo. Yan lang po. Pagpasensyahan niyo na po kung kailangan ko sabihin ngayon. Kasi at least dito, pag sinabi ko, alam kong makakarating sa kanya. E pag tinetext ko, hindi ko alam kung nababasa ba niya o ano. Kaya dito ko na lang po sasabihin. Anyway,